ang lahat. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang hirap. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkababa. Sa Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo po sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto
upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkain binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan." Iyan na nga ang ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. "Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito na interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliwan tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa, ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay magaharina, taligdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome. Si Tomas. At si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alfeo. At si Tadeo. Si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, tuwing Miyerkules ng hapon at gabi, ang ilan sa ating mga maintenance, ilan sa ating mga labora kung tawagin natin, katulong ang Social Service Office, ay naghahanda po doon sa likuran. Meron tayong tinatawag na vacant lot. Doon natin ginagawa tuwing Huwebes ng umaga ang feeding program ng Quiapo Church. Ito'y para sa mga street dwellers, yung talagang nakatira sa kalsada, hindi lang dito sa paligid ng simbahan, sa iba't ibang lungsod ng gagaling. Hindi ko alam bukas kung ilan sila. Last week, 297 sila. Alam niyo mga kapatid, isa po sa mga lagi naming pinapaalala sa kanila na kapag sila ay nagpupunta sa feeding program ng Quiapo, hindi lang sila nakahandang kumain, kundi sila ay nakahandang makinig at sumunod. Alam niyo ho, isa yan sa mga goals, hangarin ng programang yon. Hindi lamang busugin ang kanilang katawan at yan. Higit sa lahat, tulungan natin silang maibalik at mailabas, gamitin ang angkin nilang kabutihan. Paano mangyayari yon kung sila'y matututo muling makinig at sumunod? Kaya ako ho, sa tutusin, 2-3 oras ako nagsasalita all throughout ng feeding sapagkat kailangan silang bigyan ng instructions. At makikita ko kung sino yung mga baguhan, yung mga hindi sumusunod sa instruction. Halimbawa na lang, pag nilapag ang pagkain sa mesa, dulo. Pag sinabing dulo, ipasa sa dulo muna. Hindi yung kakain na kayo kagad. At siyempre yung mga pinagkainan, mga simple. Ito'y magandang paalala sa atin na araw-araw, kung gusto mong maisabuhay ang pananampalataya natin, kung gusto mong mabuhay sa kabutihan, dapat nakahanda tayong sumunod. Dapat nakahanda tayong makinig. Sa ating pong unang pagbasa, nandoon ang instructions na binigay ni Jose. Si Jose, mga kapatid, kung babalikan natin ang kwento nilang magkakapatid, biktima ng inggit, ng galit. Anong ginawa ng mga kapatid niya? Ibinenta siya. Pero lagi niyong tatandaan, laging may Diyos
na nakahandang ibangon ka kapag dinadapa ka ng iba, na nakahandang itayo ka kapag tinitisod ka ng iba, na nakahandang palakasin ka pag pinahihina ka ng iba, na nakahandang buuin ka kapag winawasa ka ng iba. Laging may Diyos na magliligtas sa iyo. Kaya dumating ang araw, si Jose nagkaroon ng magandang buhay at hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid na nagwalang iya sa kanya. Pero hindi kagad naghiganti si Jose. Yan ang tatandaan mo. Huwag kang papatol. Laging may Diyos na hahatol sa mga taong gumagawa ng mali at masama sa iyo. At tandaan natin, nung naisip nung magkakapatid ang kasalanang ginawa nila kay Jose, ano ang sabi nila? Pinagbabayaran na natin ang ginawa nating mali. Sayang eh, sabi ni Ruben, kung nakinig kayo sa akin na hindi natin dapat ginawa yon. Kaya ang maling desisyon ng isa, ang maling halimbawa ng isa, ang masamang gawain ng isa, pwedeng makasira sa mga kasama. Kaya pag-isipan mong mabuti. Sabi ko doon sa mga pinapakain natin tuwing Webes ng umaga, mag-isip kayo. Bago mo ibulsa yung baso, bago mo itago yung kutsara, isipin mo, madadama yung mga kasama mo. Baka hindi na kayo makaulit. Kaya nga kung babalikan natin ang ebanghelyo natin, sa unang bahagi, ipinakilala ni Kristo ang kanyang mga alagad. Binigyan sila ng kapangyarihan. Pero sa huling bahagi ng ebanghelyo, pinagbilinan sila. Yang mga biyayang ibinigay sa iyo, hindi ka lang hanggang pagtanggap. Makinig kang mabuti kung paano at saan mo dapat gamitin ang talinong binigay sa'yo, ang talentong binigay sa'yo, ang biyayang binigay sa'yo, ang maginhawang binigay sa'yo. Makinig ka. Hindi lang ikaw ang magdidesisyon. In everything, God must be in control. Dahil lagi mong iisipin, ano man ang piliin mong gawin, hindi lang para sa'yo. Pwedeng para sa iba. Para sa marami. Ito nakakapagtaka. Mga Pilipino, pag nagpupunta sa ibang bansa, ang galing, marunong sumunod sa mga batas. Ito na lang eh. Pag nasa Makati, hindi naman ibang bansa ang Makati. Pero bakit sumusunod sa batas trapiko? Samantalang sa ibang lugar, naglagay na ng malaki, walang tawiran, nakikipagpatintero. Pinalitan, walang tawiran, nakamamatay, nakikipagpatintero pa rin. Hindi na ako magtataka pag pinalitan nilang walang tawiran, papatayin. Ewan ko na lang pag may tumawid pa talaga. Pero mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa natin, ang buhay hindi lang tungkol sa pagtanggap. Ang buhay, para maging makabuluhan at tama, laging sinasamahan ng pakikinig, pagtitiwala, at pagsunod. Araw-araw, hindi mauubusan ng Diyos ng ibibigay sa iyo. Pero araw-araw, dapat nakahanda kang makinig at magtiwala sa Diyos ng ipagagawa niya sa iyo. God must always be in control. Amen. Magsitayo ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Ang ating pong itutugon, Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesucristo, saan mang bahagi ng daigdig, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal natin ang mga taong humihingi ng ating dasal, ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad, sakuna, karahasan sa ating bansa, ang mga katutubo at nakabilanggo, ang mga walang maayos na makain at tirahan, ang mga batang napapabayaan at inaabuso, at ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang, Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sandibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta,
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag ka pa ring matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
nawa'y igawad mo ang angat ko, biyayang mata mo na luminaw pa at mag-ibayo bawat araw. Pagkakita ko sa'yo, gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, paglingkod sa iyo hanggang wakas, naway ang ibig ko, nawing ang ibig mo. Nang sa kapwa ko'y maging katulad mo. Buong Jesus, nawa'y itulot mo ang hiling ko, biyayang mata mo na luminaw pa at mag-ibayo bawat araw. Pakilala ko sa'yo gawing wakas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, paglingkod sa iyo hanggang wakas, naway ang ibig ko, gawin ang ibig mo. Nang sa kapwa ko'y maging katulad mo. Jesus, nawa'y itulot mo ang hangad ko, biyayang mata mo na luminaw pa at mag-ibayo bawat araw. Pagkakita ko sa'yo gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wakas, paglingkod sa iyo hanggang wakas, naway ang ibig ko, gawin ang ibig mo. Nang sa kapwa ko'y maging katulad mo. Mga paalala, pinapaalalahan na ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggagalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, kasabay po ng pasasalamat sa pagsisimba ninyo ay ang walang sawang pasasalamat ng Simbahan ng Quiapo sa patuloy niyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain natin. Yung pong financial na tulong na binibigay sa ating Parish Finance Office, yung pong mga material na tulong, kagaya ng mga dumating ngayon na mga bigas, dilata, noodles, kape, tubig. Medyo marami po tayong dumating na tubig. Salamat kasi para po yan sa mga feeding program at sa kulungan. Medyo kulang naman tayo sa sabon.
panligo, panlaba, binibigay yan sa mga kulungan. At yung pong tulong na material, binabahagi natin yan hindi lang kapag may sunog at kalamidad sa mga parokyang, sa mga iba't ibang institusyon dito sa Maynila at sa labas. Kasama namin kayo, katulong namin kayo doon. Kaya maraming maraming salamat kahit sa inyong sariling kakulangan, pangangailangan, pinipili nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin.